pagkakataon sa Pinoy Big Brother Connect. Dahil sa sunod-sunod na pagpapaliwala ng housemates sa mga patakaran sa loob ng bahay, sunod-sunod din ang mabibigat na parusa na pinataw ni Kuya sa kanila. I am very disappointed. 56 na pabigat ang ibibigay ko sa inyong lahat. Okay, there's one more. Ngayong gabi, dalawang mabigat na hamon pa ang pagdaraanan ng mga natitirang housemates ni Kuya. Ang hamon na mailigtas ang sarili mula sa nominasyon. At ang hamon ng pagbibigay puntos sa mga kasama. Kayong anim ang pagbobotohan kung sino ang magiging nominado. Sino-sino nga kaya ang maliligtas? At sino-sino naman kaya ang mapapasama sa listahan ng mga nominado? Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Connect. Isa-isang nilitis ang housemates para sa mga violation na kanilang nagawa sa loob at labas ng bahay ni Kuya. Pagkatapos marinig ni Judge Amanda ang paliwanag ng bawat isa, nagdeklara muna siya ng isang recess sa kanyang korte. Agad naman siyang dumiretso sa confession room para ikonsulta kay Kuya ang mga nakalap niyang impormasyon. Halos lahat ng housemates po ay guilty po sa mga violations po na nagawa po nila dito po sa loob ng bahay. Sa mga nadinig mong mga kwento na mga violations sa mga kasama mo sa outside world, naniniwala ka ba na ito na ang pinakapatinding violation na nagawa nila? Naniniwala po ako na sa lahat ng housemates po, maliban po si Ella po Kuya, kasi mukhang madami na po siyang napagdaanan sa buhay po. Pero yung sinabi niya din po ay ang disrespeto po sa magulang. Ngayon, bilang hukom, ikaw ang magpapataw ng parusa sa kanilang lahat. At ang mga parusang ito, ikaw ang mag-iisip nito. Isipin mo ng mabuti kung ano ang karampatang parusa. Binigyan ni Kuya ng pagkakataon si Judge Amanda na mag-isip ng parusang pwedeng ipataw sa mga nagkasalang housemates. At nang handa na si Amanda, agad siyang bumalik sa mga naghihintay na violators. The court is now in session. Kinonsider ko ang bilang ng violations ng bawat grupo upang makarating sa final verdict. Ralph, Leofer at Kobe, tumayo. Kayong tatlo ay inaakusahan na mayroong 12 violations sa loob ng bahay ni Kuya. Kayo ay pinapatawan ko ng punishment na 36 push-ups kasama ang pabigat. Sunod namang binatawan ni Judge Amanda, sila Ella at Quincy. Kayong dalawa ay inaakusahan na mayroong 12 violations sa loob ng bahay ni Kuya. Kayo ay pinapatawan ko ng punishment na 6 na ikot around the pool na naka-lunge kasama ang pabigat. Huli namang binatawan ng parusa ang tatlong housemates na may pinakamadaming violations sa loob ng bahay. Kayong tatlo ay inaakusahan na mayroong 27 violations sa loob ng bahay ni Kuya. Kayo ay pinapatawan ko ng punishment na 27 burpees each kasama ang inyong pabigat. Tapos na ang hearing sa kaso ninyo. All decisions are final. Paglipat sa loob ng bahay, agad sinimulan ni Judge Amanda ang pagbibigay ng karampatang parusa sa bawat violators. Unang sumalang ang grupo nila Kobe, Leofer at Ralph. 36 push-ups starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi po talaga madali pag hinarap mo na po yung kasalanan na nagawa mo po, Kuya. Kargang-karga namin po yung mga pabigat na nagawa namin, Kuya. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Parang pag sinabi pong push-up, parang madali lang po siya. Pero napakahirap po pala niya, Kuya, kasi syempre may mga pabigat nga po kami dala. 36 times po namin gagawin yun. 36! Tapos na ang inyong punishment. Sila Ella at Quincy naman ang sunod na humarap sa kanilang parusa. 6 rounds starts now!
pabigat. One! Sa punishment po na ito, may bit-bit po kami pabigat. So parang dumodoble po yung bigat. Hindi talaga po siya madali. At the same time po kuya, parang deserve ko din po kuya yung punishment po na yun. Dahil po nga sa mga na anuhan ko po na violation. Makalipas ang ilang minuto at 5 ikot sa pool area, bakas na ang pagod sa mukha ni na Ella at Quincy. Kaya. Kaya yan, Quincy. Tapos na ang inyong punishment. Huling binigyan ng parusa ni Judge Amanda ang grupo na may pinakamaraming violations. 2. Nahihirapan po kuya kasi talon din push up. Yung pabigat po kuya, parang pag once po na tumatalon kuya, dun po sumasakit yung dito po kuya. 22! I don't like burpees po talaga kuya. Inisip ko naman na kasi parusa siya, kahit ilan man yun kuya, gawin ko. Kasi deserving ko po naman talaga kuya. 27! Tapos na ang inyong punishment. Thank you so much for your honor. Thank you. Maya-maya pa tinipo ni kuya ang lahat ng violators sa living room para sa isang importanteng anunsyo. Kanina ay narinig at nalaman nyo na ang mga violations na inyong ginawa. Pinagkatiwalaan ko ang inihalal nyong hukom na magbigay ng karampatang parusa. Gusto kong sabihin na hindi pa natatapos ang paniningil ko sa inyong mga ginawa. Ngunit, napag-isipan ko na bigyang halaga ang pagbubukas nyo ng mga saloobin at pagtanggap at paggawa ng mga parusa. Kaya nagkaroon ako ng isang desisyon. Tinatapos ko na ang pagdala ninyo sa inyong mga pabigat sa inyong katawan. Thank you po, kuya. Isa sa mga natutunan ko, kuya, may mga patakaran nga po talaga na dapat sundin. And dapat lagi po namin isinasaisip yung mga bagay na yon kasi nakikitira lang po kami. And kaya para sa akin, kuya, dapat maging mindful din po sa mga ginagawa po dito sa bahay niyo po.